Pangalan ko po ay Bergilio Quizon or Ber Quizon sa mga kakilala, kaibigan. So, KUNST Filipino is kapatiran at ugnayan ng natatanging sining at talentong Filipino. Binubuo po ito ng mga visual artist at saka performing artist. So, performing artist from dance like Douglas Nira's Power Dance at saka music, Acapella Manila at Philippine Madrigal Singer. We were requested or asked by the Manila Art to have a satellite exhibit in Batangas. So, I accepted the invitation. Then, what you are seeing here now are works of the contemporary artist. So, we have been exhibiting in Europe. It so happened that I am a curator in European Museum. Kaya naging madali ang pagpapasok natin. So we separated the exhibition. We have here what we call traditional painting. Other side, tinatawag din abstraction. So we have invited different ambassadors. May dadating na ambassador dito. Katulad ng Ambassador Flores, which is the Assistant Secretary for Department of Foreign Affairs. Dadating din si Mr. Danny Reyes del Sol. Siya naman ang head ng National Committee on Art Galleries ng National Commission of Culture and the Art. Dadating din si Mrs. Del Sol, na siya naman ang fair director, siyang boss ng Manila Art. So siya ang main ko namin, main guest namin. Magdadatingan din yung iba naming kasamahang mga consul general na naka-base na dito. Dahil ang KUNST Filipino is Batangas. Kasi dito pinanganak sa Batangas ang KUNST Filipino 30 years ago. Ang objective namin, sa totoo lang, ang mababaw lang muna. We would like just to celebrate. Gusto namin i-celebrate, pasalamatan ko yung mga artist. Kayo po, meron po tayo ditong artist na araw-araw naririto, na makakausap ninyo. Ang painting po ay napaka-importante sa ating buhay. Ang painting po ay nagre-record ng, kung wala po mga painting, hindi natin na malalaman ang nangyari ng ancient art. Napakagaling sa health. It was proven na ang painting, habang nanonood ka ng painting, it was scanned in a university in London, na tumataas ng 10% ang oxygen sa utak. Ito kasi si Ada, isa artist from San Pascual Bawan, member siya ng Arte Bawan, pero is doing surreal kuminsan. Pero we call that all, when tinatawag natin ito, is contemporary art. Yung general lang niya ang iba. So we have the traditional. So it's more on realism, impressionism, ito realism. Pero makikita ninyo yung kaibhan. Kasi from realism, tumatakbo tayo ng, meron tayo ito, award winning ito. Tapos ito, 3D na, 3D na ito. Ito nyo ito, 3D na siya. Art pa rin siya, pero tawag namin mixed media dyan. Or, yan ang panang art. So, now we have this assemblage, which is abstract. We have the abstract expressionism. We have an abstract from Palay, Hermes Santo, from Bawan. We have an abstract here. Kanya-kanya kasi, this is all abstract expressionism. We have a Pinoy fauvism. Si Yelkast na bumenta ng 450 paintings during the pandemic. So we have here the works of Mr. Robles, the father of assertionism, na he died last year, but he was nominated as national artist last year. Kaya nga lang, walang national artist for visual art ngayon. Buti nakita mo. So we have here, ang artist natin ito, si Mr. Ian. Artist siya ni Senator Angara. So ang kanya. So itong aming tarps na bigyan kami ng award. So we have like anime, comics anime. And we have also artist from Lukban. Kaya Mickey Pinks, ang kanya. So we have sometimes tumatakbo ito social realism, pero ito yung masaya na, masaya na yung bahay na ginagawa from somewhere in Padre Garcia. So from Mindoro, siya, Jojo,
nasa States ngayon siya. Pero nagpadala pa rin. So we have the mga master natin, Andy Kubi, si Fred Ramirez, Abstract Expressionism, si Nena Sagil, na namatay na siya. So we have yung gawa ng mga local artists ng Batangas, si Ginger Lee, makikita mo kung ano bang hinihintay niya. Makikita mo eh, sa opposition. So we have an abstract from Batskon Bukar, former president ng sa famous authority group sa Manila. So we have here abstract explanation from Pawan. We have again the keepings. Ito, trabaho ito. Habitat. Sawa na kasi ako doon sa kitang-kita eh. Ito nangyayari kaya ang ating mga manok ay hindi magkaayos kasi dahil ng ating environment. Sumasabog siya. So now we have here the best abstract expressionist in the Philippines, Edwin Milwaigo. We have here Nemeranda from Manila. Ito isa sa 100 paintings na in-exhibit ng ETSA. Two, at tatlo ba lang collection ko siya. And we have the abstraction of our hari ng watercolors ng Pilipinas, si Husi. So we have here from Phil de la Cruz. Siya sa print. Siya hari ng, ang tawag nga yung print niya? Yung stone at saka yung lime at saka water. Print. Kay Phil. Oh, wala, basta. Isa siya sa pinakamagaling sa print. So ito si sa Fred, patay na rin ito. Sikat siya doon, sikat siya sa mga tikbalang. So si Manuel Rodriguez, isa ng mga nagturo. Ito national artist natin si Legaspi. We have Oscar Salameda. We have HR Ocampo, national artist. At we have Mr. Abueva, national artist din. At Mr. Arturo Luz, national artist din. So we have our local sculpture. Si architect Dennis Sigua, Batangueño. And I have from Bacolod, namatay na rin siya as a sculpture. So tatakbo tayo dito. Kasi dire-diretso ito dito hanggang doon sa kabila. Kaya nga lang kabila magulo pa. So we have different here. This is from Manila, a UP graduate of, in Fine Arts. Eduardo de Castro, taga Padre Garcia din. Ito, kita nyo ito. Sobrang dami ng tao niya pag nalapit mo. Isa lang maliit na pinsa na ginagamit niya para buuin ito. So, we have different, sometimes we call it animation, quarter it's cartoonized in context sa America. So, pupunta tayo dito. Kita mo, ang dami tao. So, pupunta tayo dito. Ito kasi yung mga nagsusubmit niya, hindi pa tapos siya. So, we have here from Madela, na namatay na. So, we have here the pop surrealist, si Sarah, na taga Batangas din. Ito, apo ni Manansala, yung national artist na si Manansala. At ito naman, nasa stage siya, na nadala ko rin sa Europe, pero siya magaling sa maraming tao. So we have an abstract here from Baler, si Rigor Isigera, kadadating lang kanina. So we are an exhibiting artist from the whole Philippines. So sa mga may gusto pong manood, ito po bukas from 10 o'clock to 5 o'clock ng hapon. Mapwera pa lang sa Monday. Monday po i-close from October 8, which is our gala opening, to the 18th. Of October.